sikap. Ota si Robert. Dating Camus Engineering. Since 2003 hanggang 2016. Sa ngayon ako'y full-time aircon tech freelance. Mga kasikap. Ito nga pala yung mga dati, mga na-invest ko ngayon na bunga ng pagsisikap. Ito mga kasikap. Ito na punta pa kahit pa paano mga kasikap. Ayan. Barena, grinder, pressure washer, tangke ng preyo, nitrogen, welding machine, a ladder. Ngayon, mga kasikap, i-share ko rin mga dati ko natutunan nung ako'y 5-feeter pa. Ito mga kasikap, ang topic natin ngayon mga kasikap, basic elbow, actual layout. Mga pala mga kasikap, ang 90 degree long radius, ang ano niya, times mo sa 1.5, kalabas yan, 38.1. Ngayon, pag short radius, times 1 lang, ang ano yan, 25.4. Ngayon, mga kasikap, ito ngayon, itong 90 degree, kinuha yan sa ano, 90 divide 2 equals tangent times 1.5 equals times 25.4 equals 38.1, yun po yung formula niya. Sa mga pag ikaw yung mag-apply ng abroad, mga kasikap, minsan, tinatanong mo yung paano kinuha yung 38.1. Ito ang constant niya, kaya nakuha yung 38.1. Ang topic po natin yung mga kasikap, yung actual layout. Ang size po ng tubo natin ay 4 inches. Ang height difference niya 625. Ang take off po ng ano ng 4 inches elbow, 4 times 1.5 times 2 equals 12, dalawang elbow na yung mga kasikap. Times 25.4 equals 304.8. Yung 304.8 equivalent po ng metric yan. Metric. Pag ano po, 12 inches, yan po yung English system. Yung nagamit sa mga US. Pag mga Asia ho, metric. Ngayon sir, yung ano, 625, yan po yung height difference, minus 304.8 equals 320. Yan po yung spool mga kasikap. Ito yan, ito na ho yan, mga kasikap. Ngayon, ituturo ko mga kasikap paano ho i-compass, kasi dapat to sa ating mga beginner. Dapat marunong po tayo kumumpas, mga kasikap. Yan po ang unang-una natin pag-aaralin para ito na araw maging fabricator tayo, mga kasikap. Ito, tuturo ko mga kasikap paano kumumpas, mga kasikap. So, mga kasikap, tada! Ito mga kasikap. Unang-una tayo. Ito yung height difference. Kaya tawag. Height difference. Ito ang pipe size 4 inches. Ngayon, kukunin po natin sentro ito. Ngayon, okay, sentro, diba? Ang take off po ng 4 size, magmula sa ano, ito yung squally niya. Ito yung center line. Importante yung center line para makuha natin yung squally niya, mga kasiyap. Ayan po. Ayan po, mga
center na nyo ngayon. Ngayon. Kukunin yung palati, yung palati-palati nyo niya. Nagiging 2-in-1-4, 2-in-1-4. Yan, buo na ko yan. Ganun din sabi. Tapos ngayon, iskwala tayo para mapagkumpas tayo. Kumpas. Yan. Ang laki mo ng tubo natin, 4, no? Hindi, dapat ito, iskwala niya, 4 rin. Ngayon, pagkumpas po tayo, para makumpas tayo. Makuha natin hagod ng elbow. Ayun, no? Ganun din sa kabla. Ayun ako. Ganun din po sa bala. Iskwala rin po tayo. Ito po. Kumumpas din po tayo ngayon. Sa bala. Ayun po. Po. Napaka-importante ito mga kasikap. Paano mag-eskwala? Ito ang step 1 para maging fabricator. Ito ang ano eh. Ang spoon nyo ay 320. Ayun, 320 mga kasikap. Ito. Bihin lang po madali mga kasikap. Importante mga sikap actual layout para maging fabricator ka.